ako'y nalulungkot dahil ang sabi dati ng CBCP na hindi sila maghuhusga base sa isang issue lamang. At ang sabi nila, ang titingnan nila yung kabuuan ng isang record ng isang politiko. Ganun pa man, nirirespeto natin yung posisyon ng ating mga kapatid sa simbahan. Nalulungkot lang ho tayo dahil mas marami naman sigurong mas mahalagang bagay kaysa sa isang issue lamang. Especially yung pagkatao at track record at nagawa. At kung may malasakit ang isang politiko sa taong bayan. Ay, wala po dahil ginawa natin yun dahil naniniwala nga tayo na dapat alagaan yung buhay at hindi dapat pabayaan ang ating mamamayan. At pag hindi natin pinasa yung RH Bill, kawawa rin ang kababaihan, kawawa rin po ang darating na henerasyon. At I made sure, binasa ko yung batas at wala talagang provision on abortion because I am against abortion. So, I respect their position, pero kung babasahin mo yung RH Bill, ay talagang tumutulong lang yan sa kababaihan pero walang provision on abortion. I will make a call on the church and see so that we can also explain, and I'm sure that the people will decide depending on who they will elect. We are saddened by this position taken by the diocese, if this is true. But we, like any citizens group, they are entitled to their opinion. We are also going, but we will continue to convince the people of Bacolod and Negros Occidental that the president deserves the full support, and his hand-picked candidates deserve the support of the people in order that we can continue the reforms started by the president, which has benefited our country, particularly the poorer sector of our society.